Hello everybody and welcome back to our YouTube channel, Jrand. And this is the last part of our vlog here in Asakusa Travel. And syempre, tapusin na natin to. It's all about the Kaminarimon ang tawag sa kanya. So pupuntahan natin ito and let's take a walk. At kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, like, share, and subscribe na kayo dyan. At pakipindot na rin ang notification bell para sa ating mga new vlogs. At hintayin natin ang walking channeling here in ating temple sa Asakusa Temple. Siyempre, kasama yan sa ating channeling sa temple na to. And let's take a walk. Tingnan natin kung gaano karami ang taong naglalakad dito daily. Okay. Kaya ako po ito hinuli dahil ito po talaga ang pinaka mauunang makikita nyo pagpunta nyo sa Asakusa. This gate is what you call the Kaminarimon. So ano ba yung Kaminarimon? Okay, Kaminarimon is actually not the official name of this gate. Its official full name is Fujin Raijinmon, meaning the gate of the gods of the wind and the thunder. The gate is popularly referred to as Kaminarimon because the Kaminari is a Japanese word for thunder. Okay, this is the gate. Ang ganda niya. Perfect. Okay, ang tawag naman dyan sa daanan na yan ay ang pangalan niyan ay nakamisedori, which connects Kaminarimon, the entrance gate to Sensoji, with a temple ground. While here, do look around for souvenir for your visit into Sensoji. There is no place like nakamisedori, which comes to the Japanese souvenir in Japan. Okay? So, dyan sa mga dinadaanan ng mga tao na yan, dyan makakakita ka ng mga pwede mong isouvenir na galing ka sa Asakusa. May mga souvenir kayo mabibili dyan, tapos may mga pagkain din dyan. Pwede kayong kumakain habang naglalakad. Okay? Yan, tingnan nyo po. Anda, midaming mga taong naglalakad bago ka po makapunta doon sa Sensoji na temple. Dadaanan mo talaga yung anong tinatawag na nakamisedori. Diba? Ang daming tao. Miss dati nung wala pang masyadong ano, yung nangyari sa atin dati. Kung gubunggu ka, ngayon medyo ano na yan siya eh, diba? Hindi na masyadong maraming tao. Pero, nung dating wala pang nagkaroon tayo ng ano, pandemic, ayan, medyo umunti na lang siya. Pero dati, hindi ka makakapunta. Yung pabalik na tao at papuntang tao, nagkakabungguan yung mga, ano nila, shoulder nila. As in. Ngayon, medyo relax na yung shoulder mo at nakakaikot-ikot ka na. Diba? Kung saan mo gusto bumili ng mga souvenirs, pagkain, ayan. Masaya dyan, as in. Lalo na kapag kasama mo yung family, friends, at saka yung loved ones mo. Mas maraming nagde-date dito. Okay, yan. Lakarin muna natin at malapit na ang Sensoji. Nakikita ko na yung pinakabunbunan niya, yung pinakaulo niya. Malapit na tayo sa mahaba nating paglalakad dito. Inabot tayo siguro mga 8 to 10 minutes ang paglalakad mula doon sa gate hanggang dito. So, antay natin makarating tayo doon sa temple ng Sensoji. Okay? Ayan, at last, nakarating din tayo. Dito na yung Sensoji na sinasabi ko sa inyo. This is a temple. So, puntahan naman natin yung gitna ng temple, ano? Tapos, nadudoon na yung pinaka kanilang mga gods.
o yung kanilang mga diyos nandito sa temple na yan. Okay, ayan, oh, di ba, malawak na sa gitna, wala na nagtitinda kasi yan ang pinaka temple ng Sensoji. Okay, so nung inikikot ko yung camera, nakita ko tong sleeper na to. Ayan, teng. Okay, ang chinelas na yan ay ang tinatawag na malaking chinelas. Di ba, alam ko nga malaking chinelas yan. Because ang chinelas na yan ay nagsisimbolo na para hindi sila pasukin ng mga gustong sumakop sa kanila. So, ibig sabihin, pag may malaking chinelas, matatakot yung mga tao na may malaking tao pala dyan sa loob na yan. Kaya tinatakot nila na wag pasukin ang loob ng temple na yan. Okay? Okay, ito naman itong smoke na to, yung tinatawag na purify weed smoke. There is a jokoro in the front of the main hall which smoke rises from. According to the folks believe, if you touch the smoke to unhealthy parts of your body, it will recover. You can give it a try. If you want to burn increase, you can buy a bundle of 100 yen at the building next door. So, ayan. Magtatayo, ibibili ka ng ano, tas lalagyan mo ng apoy, then papatayo mo dyan sa loob. Tapos, ihawi-hawi mo sa katawan mo yan para mawala yung sakit-sakit mo. Parang ganun yung mga, ano nila, yung kasabihan nila para matanggal yung bad spirit or mga masama sa katawan mo para matanggal siya. Okay, pwede ka din maganyan-ganyan para sila Marites or si Aling Marites ay hindi ka ma-marites nila. Pwede ka din maganyan-ganyan. Okay? Okay, para may wala yung mga bad spirit sa kapaligiran. Okay, pumunta naman kami dito sa Mekuji. Mekuji, iyan dyan. Bibili kami ng Mekuji. Ang tinatag yung bubunot ka dyan. Tapos titignan mo kung ano yung kapalaran mo ngayon. Yan, di ba? Kung meron kayong kapalaran sa Pilipinas, may mga Mekuji din dito. Mga kapalaran din. Ang magaganap today. Ganyan. I-shake-shake mo siya. Yan, may bayad dyan, ha? Maglalagay kayo ng piso dyan. Bawal yung kukuha ka lang ng hindi ka magbabayad ng piso. I mean, 100 yen. Ganyan. Tapos ibabalik mo. Tapos pipili ka kung anong letter. Yan, kukuha ka ng papel dyan. Dyan, kukuha siya ng papel si Koba. Siyempre, ako din. Kukuha din ako ng sarili ko. Din. Nakakuha din ako ng sarili ko. Ha naman ang nakuha ko, ha. 8. Ha. Yan. Tapos, tinignan namin yung aming Mekuji. Yan. Okay. Perfect kaming dalawa. Great. Kumbaga sa great yung nakuha namin. So, ganyan ang itsura. Okay yung sa akin, best fortune. Perfect ako. Yan. Best fortune. Maganda yung pagbunot ko. At syempre, si Koba din. Parang best fortune din siya. Perfect yan. O, dalawa kaming best fortune. Perfect ang araw namin for today. Yes. So, ang gagawin namin dyan is ikot-ikot siya dyan. Yan. Para magkatotoo siya, iikot mo siya ng ganyan. Then, isasampay mo siya. Ganyan. Yan ang process ng paggawa niyan. Ha? Yung sa akin din. Pakiikot na rin ako. O ba? Ayan, ganyan. Iikot mo siya. Tapos, isasampay para maging totoo yung aming nabuno. Diba? Perfect!
And that's all sa ating Sensoji at Kaminarimon. Siyempre, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung process dito sa Japan sa pamamasyal. At marami pong pumupunta rito sa Asakusa. I hope makapunta rin kayo pagdating ng panahon at sa tamang panahon. And habang kami ay pauwi na, siyempre, kami ay magti-tea time kami at mag-i-snack kami. Maghahanap kami ng lugar kung saan kami pwedeng lumapang lapang. Nikoba. And I hope you enjoy this vlog and see you on my next vlog. Bye!